sabay ng paggunita sa World Car Free Day, isinusulong po ng Department of Education ang paggamit ng bisikleta ng kanilang mga tauhan. Gayun din ay hinikayat ng kagawaran ng mga mag-aaral na magbisikleta sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Para makatipid, bisikleta ang gamit ni Arnel papasok sa trabaho bilang kawaninang DepEd. Kwento ni Arnel, hindi naman abala ito sa kanya lalo't ilang kilometro lang ang layo ng kanyang bahay mula sa trabaho. Nakakatipid sa pamasahe, tapos nakakatulong pa sa environment. At higit sa lahat, yung kalusugan natin, no? Nagiging healthy. Isa lang si Arnel sa mga manggagawa na bisikleta na ang gamit papasok sa trabaho. Bagay na nais pang palakasin ng DepEd. Katunayan, isinusulong ng ahensya ang paggamit ng bisikleta para sa mga empleyado nito kasabay ng paggunita ng World Car Free Day at bilang pagsunod sa requirements ng DOTR, ang DepEd Central ay mayroon ng bike ramps, bike parking, bike racks at bike repair stands. Nagtalaga na rin ang ahensya ng palikuran na pwedeng gamitin ng mga empleyadong pumapasok sa trabaho gamit ang bisikleta. Ayon kay DepEd Undersecretary for Administration Chris Ablan, layo nito na limitahan ang paggamit ng sasakyan patungo sa trabaho. Sa pamamagitan kasi nito, mababawasan ang volume ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at makatutulong pa sa kapaligiran. Ayon pa sa opisyal, layo nila itong maipatupad sa mga eskwelahan para mahikayat ang mga estudyante na ito na lang ang gamiting transportasyon papasok sa kanilang klase. We hope whatever support central office can give these schools who support active transport and inclusive mobility, we hope to meet with them and help them out. And hopefully we have a culture of biking in schools. Bagay na pabor sa mga estudyante gaya ni Jamil. Bisikleta rin kasi ang gamit niya mula taytay pagpasok sa Rizal High School sa Pasig City. Pag-ingat po na ginagawa ko ay lagi lang po ako nasa gilid and nagbabike po ako sa tamang daanan. Nakikipag-ugnayan na ngayon ng DepEd sa Department of Transportation na nakatakdang mag-donate ng bike rack sa ilang ahensya ng gobyerno at eskwelahan sa Metro Manila at kalapit na lugar. Giit pa ng DepEd, hindi naman layunin ng programa na tuluyang huwag gumamit ng mga sasakyan, pero kung malapit lang naman ang distansya ay maaaring ito ang gamitin. Hinikayat din ni Abla ng mga motorista at mga commuter na maging maingat at respetuhin ang mga gumagamit ng bisikleta. Drivers need to understand that the road is not just for cars, passenger jeepneys or buses, but the roads are also for pedestrians and cyclists. So kailangan natin ma-instill yan sa ating mga drivers to respect the distance between their vehicle and the cyclists. Suportado naman ito ni Pasig City Mayor Vico Soto. Anya, tuloy ang kanilang hakbang para sa pagsasaayos ng bike lane sa lungsod at titiyakin din ang kaligtasan ng mga siklista. Yung pagpapalakas ng mga bike lanes and alternative lanes po natin, isa lang po yan sa ginagawa natin. Pinag-aaralan din natin ngayon yung pagpapatupad ng speed limit ordinance. Pinamahagi sa Rizal High School sa Pasig City ang 30 bisikleta at helmets para sa 20 estudyante at 10 guro. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.